Hello po. Good evening. Ang babasahin po natin ay may pamagat na Felix. Sa kabaliktaran po, pag binasa ng may batang dyslexia, silip. Kwento ni Ogie Rivera. Guhit ni Beth Parocha, Doktolero. Tara na! Simulan na natin. Space Station Pollux 2000. Ito si Kapitan X, isang kumpol ng asteroid ng palutang-lutang sa kalawakan. Over. Nagbabanta itong bumulsok sa planetang X-Timus. Over. Gagawin ko ang lahat. Over and out. Ha! Sa pamamagitan ng aking laser sword, buburhin ko sa balat ng kalawakan ng mga asteroid na yan. Ha 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 ha! Biglang nagtawanan ang buong klase. Naging pambura ang aking laser sword at ang mga asteroid naging mga titik. Ang aking laser sword at mga asteroid naging mga titik sa pisara. Ariola! Bakit mo binara? Kumukopya pa ng aralin ang mga kaklase mo! Sigaw ni Ma'am Venus. Napayuko na lang ako at nagsabing, ma'am, akala ko po mga asteroid yung... Anong asteroid? Kung saan-saan planeta ka naman ba lumilipad? Yang utak mo! Hala, sa sulok! Sa sulok! Bulyaw pa ni Ma'am Venus. Na ngayon ko lang napansin, anim pala ang daliri ng kanang paa. Ha 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 ha! Minsan, nang tatawag si Ma'am Venus nang magbabasa sa harap ng klase, hindi ako nagtaas ng kamay. Binagsak ko ang lapis ko sa sahig para may dahilan akong yumuko at magtago. Sinong mag-aakalang may mata rin pala sa kaliwang tuhod si Ma'am Venus? Biro mo, ako pa rin ang nakita. Nang buklating ko ang libro, parang biglang gumalaw ang mga titik. May lumipad, nagpalutang-lutang, bumulsok, at kumampay-kampay sa paligid ng mga pahina ng libro. At kahit ano ang gawin ko, hindi ko talaga sila mabasa. Dudwating ang ibong Adarna sa Pledchas sa Plats. Nagtawa na ng buong klase. Para daw akong taga-ibang planeta kung magbasa. Ipinatawag ni Ma'am Venus sina Mama at Papa. Kailangan daw akong ipa-check up. Baka raw may sakit ako. Sa buong klase namin, ako na lang daw kasi ang hindi marunong magbasa. Aba, matalino ho ang anak ko, tangi ni Mama. Masipag pong hong mag-aral at mahusay sa computer. Manang-mana sa akin, pagyayabang ni Papa. Baka naman ho masyado kayong mabilis magturo. Ipina-check up pa rin ako nila Mama at Papa sa mga eksperto. Yun ang tawag sa kanila ni Ma'am Venus. Marami silang itinanong sa akin. Marami ring test na pinasagutan. Pati mga mata ko tinitingnan. Para akong daga na kanilang pinag-aaralan. Pagkatapos ng mahabang paliwanag ng mga eksperto na hindi ko naman masyadong naintindihan, pinakawalan din nila ako. Wala raw akong sakit, sabi sa akin ni na Mama at Papa. Malinaw rin ang aking mga mata. Pero kailangan ko raw ng tutor para matulungan akong matutong magbasa. Mula noon, pagkatapos ng klase,
Dumarating sa bahay ang tutor para turuan akong magbasa. Miss Maya ang pangalan niya. Matangkad siya, maikli ang buhok, mahaba ang mga daliri at patulis ang mga tenga. Sa biglang tingin, mukha siyang taga-ibang planeta. Isang buong library siguro ang laman ng bag ni Miss Maya. Hindi kasi siya nauubusan ng mga libro. Araw-araw, marami kaming binabasang pagsasanay. Halimbawa, dog, god, good, bakod, pangkat, walis. Kailangan kong pakinggan at bigkasin ang tunog ng bawat titig. Pag pinagsama-sama ko ang mga tunog, mababasa ko ang salita. Paulit-ulit naming ginagawa iyon. Medyo mahirap, pero mukhang hindi napapagod si Miss Maya. Lagi pa rin siyang nakangiti. Alam mo, may sikreto para tumigil ang paglipad ng mga titik sa libro. Sabi ni Miss Maya, gamitin ko raw ang hintuturo ko pag nagbabasa. Sinubukan ko at totoo nga. Hindi na makagalaw ang mga titik. Pag itinuturo ko sila habang nagbabasa, mas mabigat siguro ang daliri ko kaysa kanila. Isang hapon, dinatnan ako ni Miss Maya na nakasuot ng maskara. Ewan kung bakit hindi siya nagtaka. Inilapag lang niya ang mga libro at tumabi sa akin. Power Ranger, may problema ba? Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa loob ng school bus. Naglaro kami ng missing word. Paboritong laro yon ng mga hatid sundo ng school bus. Kunwari, nawawala ang salitang stop. Mag-uunahan kaming magturo ng stop sa mga poster, billboard at kartula na madadaanan namin at paramihan kami ng maharap na stop. Siyempre, dahil nahihirapan na akong magbasa, kulelat ako. Bobo ka kasi, sigaw ni Dexter. Mahina ka, dagdag pa ni Max. Taga-ibang planeta, tuya ni Tangke. Hindi ko napigilan ang sumusunod na nangyari. Biglang humaba ang kamay ko at lumipad sa mga nguso ng tatlong hambog. Buti nga, nakakita siguro sila ng mga bituin. Tinanggal ni Miss Maya ang aking maskara. Nabuko tuloy niya ang itinatago ko ang kaliwa kong mata na nangitim na. Power Ranger ka ba o pirata? Tanong niya, sabay akbay niya sa akin at pareho kaming natawa. Hindi raw ako bobo, sabi ni Miss Maya. Hindi rin ako mahina at lalong hindi taga-ibang planeta. Talaga raw, may mga batang tulad ko na kakaiba, na may kakaiba ring paraan kung papaano natuto ng iba't ibang bagay, tulad ng pagbabasa. Kailangan ko lang daw tuklasin ang pinakaaangkop na paraan para sa akin para matuto akong magbasa. Ibig kayang sabihin ni Miss Maya, kakaiba rin si Dexter dahil hindi siya marunong magbisikleta? O si Max na laging talunan sa computer games? Si Tangke na hindi pa rin marunong sumipol? Gabi-gabi, binabasahan ako ni Mama ng isang libro bago matulog. Kaya nagulat siya nang sabihin kong
Maghati naman tayo sa pagbasa ng libro. Isang pahina sa akin, isang pahina sa iyo. Maingat kong binasa ang bawat salita sa bawat pahina. Sa tulong ng aking hintuturo, ganun din si Mama. Sinusundan ko ang hintuturo niya. Pag siya naman ang nagbabasa, tuwang-tuwa kami ni Mama nang matapos naming basahin ang libro. Nang patayin ni Mama ang ilaw sa kwarto, nagulat ako ng isang kumpol ng bituin ang nangningning sa kisame. Natanggal ang bubong ng kwarto ko. Ay, mga plastic ng bituin pala. Glow in the dark. Idinikit siguro ni Papa. Sa wakas, may sarili na akong galaxy. Pinagmasdan kong mabuti ang mga bituin. May malaki, may maliit, may payat, may mataba, may parang may binubuo silang mga titik. Aba, may nabasa pa akong salita. Ang pangalan ko. Ano ang dyslexia? Ang dyslexia ay isang learning difficulty na makikita sa problema sa pagbabasa, pagsusulat, pagbaybay, at kung minsan, pagbibilang. Ang dyslexia ay hindi bunga ng kahinaang biswal, kababawan ng kaalaman, kakulangan sa motibasyon, maling pagtuturo, kaibang pangkultura, kahirapan o ibang pangkondisyon, nagtatakda sa oportunidad ng tao. Ito'y isang kondisyon, neurological, may kinalaman nito kung paano kilalanin at bigyang kahulugan ng utak ng mga dyslexic ang nakita, ang nakikita at naririnig nila. Kakaibang matuto at mag-isip ang mga dyslexic. Isang kondisyong nakukuha pag sila at panghabang buhay ang dyslexia ito ay maaaring genetic o namamana. Hindi ito sakit kaya't walang ito lunas. At dyan na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay marami po kayong natutunan tungkol sa sakit na dyslexia. At magkita-kita po tayo sa next Saturday Storytelling with Kuya Gabby. Bye-bye po! Ingat po kayo! Good night!